Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. You crazy little brat, bulong ni Rare. Nahimatay ka kasi 4 weeks at 4 days ka ng buntis. Halos manlaki pa ang maliliit na mata nito nang sabihin iyon sa kanya, kaya tuluyan na siyang natulala. Pregnant? Tumulo ang luha niya at saka tumingin kay Rare. Para natahimik din ito sa nakikitang itsura niya, lalo na nang umiling siya ng marahas, nasasaktan siya at napailing. Kung hindi mo ito matatanggap dahil magiging sagabal ito sa iyong kalayaan, I'll give you my final trade. Pagkatapos mo manganak, ibibigay ko ang iyong kalayaan. Malaya ka na upang matupad ang iyong mga pangarap kasama ng mga taong gusto mong makasama. Iwan mong anak ko sa akin at makakalaya ka na. Tila namatayan ito nang tumalikod at iniwan siya mag-isa. Nahahapong napaupo siya sa kama at umiyak. Para napuno ng ulap ang utak niya at hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman at isipin. Buntis siya. Iyon ang katotohanan na hindi niya pwedeng takasan kahit na anong mangyari. At kahit na gulong-gulong utak niya, iisa lang alam niya. Walang kasalanan ng bata na nabuo kahit na bunga pa yon ng pagkakamali. Nahaplos niyan tiyan at ngumiti kahit na lumuluha. Sorry ha, nagulat lang si mama. Pero hindi naman ako nagagalit sa iyo. Mahal kita kasi anak kita. Kahit saan ka pagaling, sa lechong similya ng ama mong manyakis at mainitin ang ulo. Napailing na lang si Shania at saka pinahid ang luha. Narealize niya na walang dahilan upang siya ay umiyak. Sasabihin na lang niya sa kanyang nanay ang katotohanan. Kung hindi pa siya makakaalis sa poder ni Rare dahil sa pagbubuntis niya, magtiis na lang ang masungit na yon dahil mamumulubi iyon sa kahuhut-hot niya ng pera. Balik trabaho na naman siya at hindi-hindi niya iiwan ang bata kahit kapalit pa ng lahat ng negosyo ni Rare. Tumayo si Shania at lumabas ng kanyang kwarto. She lay her grounds. Kailangan na magkalinawan sila ni Rare, and this time, hindi tungkol sa pera. Tungkol ito sa kanyang pamilya. Kailangan niyang kuhanin ang kanyang pamilya. Take it or leave it. Mangisay man ito sa konsumisyon at palayasin na siya ng tuluyan kapag nabwisit na sa bunganga ng mga tiyahin niya at nanay. Pero natigilan siya sa kalagitnaan na hagdanan nang marinig niya ang kotse ni Rare na papaalis. Saan pupunta ang lalaki? Pabagsak na inilipag ni Rare ang baso sa bar counter at sinanyasan ng bartender ng isa pa. Dumodoble na ang tingin niya pero ayaw niyang tumigil. Katulad ng sakit na kalooban niya na hindi rin tumitigil sa pagbayo sa loob ng dibdib niya. Jesus, itong kauna-unahang pagkakataon na umiiyak siya nang dahil sa isang babae. Why the heck did he cry? Sa sobrang sama ng loob niya na makita niyang tumulo ang luha ni Shania, matapos na marinig na buntis iyon, ay para siyang dinaguka ng 100 beses. Nasaktan siya ng sobra. She was disgusted and he was badly hurt. Nakontrol niya ang sarili na dati ay wala siya at mas naisip niya ang kalagayan ni Shania na buntis. May mahal itong iba at gusto nitong makamit ang kalayaan dahil sa isang walang kwentang lalaki. Napakaswerte naman ang propesor na iyon. Pakiramdam niya ay isa siyang talunan. Pero hindi niya iyon ipinakita para mapanatili ang kanyang pride bilang isang lalaki. Hindi siya madadaig na isang Shania at mamamatay siyang hindi tumitiklop. Hindi nga ba? Kung para na siyang baliw na gustong umaktong parang Professor Pogi para lang mapansin. He won't stoop down on that level. Tinungga niya ang laman ng baso at pabagsak na nalaglag ang mukha sa counter. Lasing na siya. Nasa pang 50 baso na niya ng whiskey at parang umiikot ng pakiramdam niya. Kaya lang, kaya pa naman. Psh! Woman! Ngumisi siya na parang nang iinsulto. Rare? Tanong ng isang boses na babae sa may tagiliran niya, kaya inangat niyang pilit ang ulo at sinipat ang tingin ng babae. Rare Cedric Villa del Rey? Oh my God! Ani to na parang nakakita ng santo sa pagkabulalas.
Who are you? Halos pumikit na siya sa pagkakasipat sa babae, pero halos hindi niya maaninag ang mukha nito. All that he can see is a bright yellow dress and long ash blonde hair. If he's right, it's Cheche Servan from University of Oxford, UK. Sagot nito na parang sa boses ay tuwang-tuwa na makita siya. What the heck is that Oxford University? Kunot noong nag-isip siya. Oh, where I mastered my college degree. He grins. Isa sa pinakamahal na universidad sa United Kingdom na ginamit niya para makalayo sa ama niya at pahirapan ng pobreng matanda sa tuition. At hindi niya ay nakala na ganoon kayaman ang daddy niya na parang hindi man lang nahirapan sa pagbabayad ng isang taong tuition fee at allowance niya. And the woman? Wala siyang kilalang Cheche. I don't know you. Tahas ang sagot niya. Oh, maybe because you're not sober. I also took up law and I am now a lawyer. And the woman you brought inside your car and did me there. Oh, a nightstand. Can I have your number? Hinaplos nitong likod niya at plastadong bumagsak ulit ang mukha niya sa counter. 0998, he murmurs until he finishes reciting his number. Maya-maya pa, nakaramdam si Rare na may humahaplos sa kanyang mga labi. God, forgive me, but I can't be decent this time. Bulong ng babae sa tainga niya, kaya tumawa siya. Pero wala siyang pakiramdam. Ang nasa isip lang niya ay isang babae walang iba kundi si Shania. Ano nga ba nagustuhan niya kay Shania? Damn, everything about that woman. Can I bring you home tonight? I bet you're not married yet. I don't see a ring around your finger. I don't believe in marriage. Daldal niya, pero tumawa lang ang babae. God, Rare, I never knew I'd find you here. I've been looking for you all over the possible social media sites, but only find a few photos of your company and you, but no account at all. Why so very private? Hinahalik-halika na siya nito sa panga, pero nakapikit pa rin siya sa bar counter at nakasubsob doon. It's my peace of mind, he sleepily replied. Rare, nagulat siya nang marinig ang boses na iyon ni Shania. Pilit niyang inaangat ang mukha, pero hindi niya magawa. That's so impossible. Ano naman ang gagawin ni Shania sa mamahaling bar? Ni Alak nga yata ay hindi tumitikim ang babae na iyon. Nakakabwisit ka. Dito ka lang pala nagpunta. Tapos, halos paliparin mo pa ang kotse mo. Shania spats. Sweet Jesus, it's really her. Kilalang-kilala niya ang bibig nitong walang kasing tabel na masarap busalan ng halik para manahimik. Parang nawala biglang kamay ni Che na humahaplos sa kanya at tumigil iyon sa paghalik sa panga niya. Boss, uwi na tayo boss. Mag-uumaga na. Boses niya ni Anjo ang narinig niya. Where the hell is my baby? Bulol na tanong niya at naramdaman niya na may umangat sa ulo niya mula sa counter. Sinong baby boss? Oh, yung mukhang pera? Sagot naman niya. Tatamaan ka? Galit na sabi ni Shania kaya natawa siya. Che, this is my baby, Sean. She's Cheche, a nightstand partner in UK. Once, twice, I don't know. Pakilala niya sa dalawa kahit na wala naman siyang nakikita. Hindi rin siya sigurado kung nag-hallucinate na siya o nananaginip. Wala akong pakialam. Umuwi ka na at cargo de concesya ko pa kung mapahama ka. Mataray na sagot na naman ni Shania kaya tumawa ulit siya. Miss, pasensya ka na. Kung ano man ang hinihimas mo, kailangan ko na siyang iuwi at saka mo nalang ituloy kapag hindi nalalabas na manyakis ka sa lalaking lasing na halos tulog na pero hinihipuan mo pa. Daldal pa nito kaya halos mapailing si Rare. Palingkera talaga. But she's quite right and has a point too. Halika na! Galit na baling ito sa kanya. Sure baby, sure. Mumisi siya habang nakalutang sa ere na hila-hila ng kung sino at pilit na inaaninag ang mukha ni Shania. Gusto niya sanang humalik, kaya lang wala na siyang makita na tao sa paligid bukod sa kulimlim. Kasabay na bumagsak ni Rhea si Shania sa ibabaw ng kama, nang buong bigat na binata ay tuloy na punta sa higaan. Linti ka talaga? Ang sakit mo sa tinggil ko? Wala pa akong tulog? Tapos nagpapasaway ka pa? Inasadaldal ng dalaga habang tumatayo mula sa pagkakadagan kay Rhea. Plastado na ito at bubulong-bulong na lang habang pikit ang mga mata. Pinahid niyang sariling noo habang pinagmamasda ng kabuuan nito. Mabuti na lang
at nahanap nila si Rare. Kung hindi, ay baka napikot na ito ng babaeng miyembro ng Hipo-Hipo Gang. Ang lakas ng loob na manghipo ng lalaki sa loob ng isang bar. Kung sa bagay, kanina lang siya nakapasok sa isang bar at nakita niya na ganoon kilalaswa ang mga tao roon na naghahalikan kahit na sumasayaw at nasa may mesa nakaupo. Halos pumapatong na ang mga babae sa lalaki habang pahipo-hipo naman ang mga lalaki sa puwet ng babae. Pero maganda ang babaeng kausap ni Rare at mukhang sosyal, masosyal pa kaysa kay Lovely na isang doktora. Nakarinig siya ng tunog ng cellphone kaya kaagad niyang hinanap kung nasaan. Kinapa niya ang dalawang bulsa ni Rare at dalawang cellphone rin ang nakuha niya. Isa ang basic phone niya at isang iPhone ni Rare sa kabilang bulsa naman. Cellphone itong tumutunog at unknown number ang naka-flash doon. Hindi naman niya sinagot kasi hindi naman para sa kanya. At halos katatapos lang na pagring niyon ay cellphone naman niya ang tumunog. Nanlaki ang mga mata niya at napangiti na makita na si Rodel ang tumatawag. She never hesitated, picking up the call. Hello? Malambing na tanong niya sa lalaki sa kabilang linya at saka siya naupo sa gilid ng kama. Katabi si Rare na bubulong-bulong pa rin. Hi pretty, your voice sounds so good, sagot ni Rodel sa kabilang linya. Kaya lalo siyang umiti at kinilig pa. Hi prof, I saw you and wondered why you're still in the streets at this hour. Nakita kitang halos umaalali sa isang lasing. Oo prof, bigla siya nabalisa. Amo ko po, amo mo si Rare Villa del Rey? Parang gulat na tanong nito sa kanya. Kilala mo siya prof? Taka rin naman siya. Sort of, kaya pala kung pauwiin ka ay parang utos ng isang hari. Hari naman pala talaga ang boss mo. I'm pretty worried. He has a not so decent business record. Hindi ka ba sinasaktan? Eh hindi naman prof. Mabait naman at bihira magsalita. Napasinghap siya na biglang dumapo ang kamay ni Rare sa tiyan niya at inilililes ang suot niyang bestida. Okay ka lang? Mabilis niyang tinabig ang kamay ng binata. Walang ya talaga, kahit tulog. Opo prof, may ano lang, langgam na gumagapang. Okay, akala ko kung napaano ka na. Are you home? Just checking if you're okay. I was worried when you weren't picking up your phone. This is my 6th call. Numiti siya. Thanks prof, nakauwi na ako. Salamat sa concern. Expect that I'll always feel this way. Don't call me prof. Call me on my first name when it's just the two of us. By the way, nai-enroll na kita. Talaga? Yes, sweetie. I'll see you next week. Go to bed now and baka matagalan na naman bago mo ako makausap. Pakiramdam ko kasi bawal ang cellphone sa'yo. Imposible naman kasi na hindi mo naririnig o nababasa ang mga text messages ko. Baka pinagtatakpan mo lang ang boss mo and I understand. I adore you for that. And adored you since you were only a freshman and so former student of my class. I love you, Shan. Good night. Natamilmil siya. I love you raw. Kumabog ang dibdib niya, pero bakit parang kulang? There's no thrill and she isn't as happy as what she's expecting. Noon, pangarap niya na mapansin ito at abot langit ang saya kapag tumitingin ito sa kanya sa kalagitnaan ng klase at ngumingiti. Dahil ba sa pagkakakonsensya, na naunahan na ito ng ibang lalaki at dahil babuntis na siya, malungkot siyang sumagot. Good night, prof. I'll patiently wait until you say you love me too. Alam ko naman na gusto mo ako, kaya lang, hindi naman ako nagmamadali siyan. It's enough to let you know how I feel. I love you. She hangs up the call and look at Rare. Prente ang walang humpay na pahimas-himas nito sa legs niya habang tulog. Inilapag niya ang dalawang cellphone sa ibabaw ng mesa at saka binalikan nito sa kama, pero nakarinig siya ng katok sa pintuan kaya lumapit siya roon at sinilip ang nasa labas. You need help? Nakangiting tanong ni Lovely sa kanya kaya ngumiti na rin siya. Hindi na, tulog na naman siya. Salamat nga pala sa tulong mo na mahimatay ako, sagot naman niya. Wala yun, aalis na ako bukas. Ingatan mong sarili mo at ang baby and take care of Rare too. I've never seen him got stranded on a woman before. At nang sabihin niya sa akin ang tungkol sa iyo at ang offer niya para lang hindi ka umalis, tinanong ko ang sarili ko ano bang meron sa iyo. Na makita kita, sinabi ko sa sarili ko na kagaya ka lang din ng ibang babae na ikinakama niya
Pero habang nakikilala kita sa palagay ko, naiiba ka sa kanila. Lumalaban ka, itinatabay mo siyang palayo, at hindi ka man lang naakit sa kanya. Yung mga bagay na iyan ang ipinagkaiba mo sa kanila kasama na ako. Alam kong alam mo na friends with benefits kami ni Rare, amin ang babae, at parang hindi niya nga nagustuhan iyon. Pero mukha nagpapakumbaba naman si Lovely, kaya bakit naman siya mabubwisit dito? She hates women who keep on following him wherever he goes. Nagsasawa siya kaagad, umiti siya, at ganoon din malamang ang mangyayari sa hinaharap sa kanya kapag nagsawa na ito. Iiwan na rin siya na parang wala lang at pakakawalan, kaya hindi siya kumakapit sa kung anong meron sila, dahil malinaw naman na para sa umpisa pa lang, umiikot lang sa pera at sexualidad ang meron sila. Pero aalagaan naman niya ang bata, hindi para lang kay Rare, kung hindi dahil mahal niya ang anak niya kahit na ang bata-bata pa niyang nabuntis. Salamat Doktora Love, niyakap niya ang babae na tumawa naman at niyakap din siya. Marahan niyang inilapat ang pinto at bumalik ang tingin kay Rare na pakapakapa sa kama habang umuungol. Ma'am, humikbi ito kaya lumapit siya. Boss Rare, hinaplos si Shanay ang ulo ng binata. She saw a single tear escape from his eye. Dad? Dad, dumadaing na sambit nito at hinahaplos ang kama. Nauna pa siyang umiyak. Parang kinukurot ang dibdib niya sa nakikitang hitsura ng isang lalaki na kilala niya bilang matapang at masungit na lalaki. Parang hindi kayang patumbahin ng kahit na sino, pero nagpatumba ng alak at ngayon ay umiiyak. Tulog na, aalisin ko ng sapatos mo. Aniya na pinahid ang luha. Pesta rin ang mata niya. Nauuna pa sa drama. Ewan, napapitlag pa siya na magring na naman ang cellphone ni Rare, kaya nakasimangot siyang lumapit sa mesa at tiningnan ang message sa screen. Rare, it's Che, please pick it up. Nag-umpisa na naman na tumawag ang babae, kaya pinatay niya ang lintik na cellphone. At repeat ng babae, patabog niyang itinaob ang cellphone bago binalikan si Rare. Wow! Paano yan? In love na talaga si Rare kay Shanaya, mga kafelisidad. Pero si Shanaya kaya, main love na din kaya sa binata? Mukhang pakikiligin na tayo ng ating mga bida ah. Kaya naman, abangan!